Mga kabibiin, muling iginiit ni Mayor Janice Digamo ang asawa ng namayapang si Governor Digamo na dapat ay kumilos na ang DENR at gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. para matuldukan na ang patuloy at lumalalang awayan at nauuwi pa sa patayan dyan sa Negros Oriental. Sinabi ng mayoran na ito ang madalas na reklamo ng mga residente sa kanilang lugar na humihingi ng tulong sa kanyang asawa noong nabubuhay pa ito. Because it has been cause of so many killings in the province. I know bakit. Pupunta sa asawa ko yung mga biktima, kaya alam ko yan. Samantala, nanawagan naman si dating Pangulong Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. na dapat ay kumilos na para aksyonan ang lumalalang problema sa lugar, busod pa rin ito sa nangyaring pagpaslang kay Governor Digamo at walong iba pa. Matatandaan na noong 2021 pa nagbabala si dating Pangulong Duterte sa DENR at intusan ito na resolbahin ang problema sa lugar ng Negros Oriental, pero mukhang hindi ito nabigyan ng pansin kaya naging malala ang problema na nagre-resulta pa ng madalas na patayan. Inatasan po ng Presidente ang DENR na resolbahin ang mga conflicting claims to untitled land na pinagmumulan ng mga patayan. Ang sabi po ng Presidente, everything else being equal, resolve these disputes in favor of the poor. Mga ka-BBM, sa videong ito ay alamin natin ang pinaka-latest update sa kaso ni late Governor Digamo at ang latest update na rin kay Congressman Arnie Tebes na pinaghihinala ang mastermind di umano sa Digamo killings. Sama-sama natin panoorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita. Sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking channel na KBBM News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Sinusulong ni Pamplona Mayor Janice Digamo, asawa ni Governor Digamo, ang pagsasagawa ng Senate investigation sa mga nangyaring patayan sa Negros Oriental bago pa man pinaslang si Governor Roel Digamo. Noong May 24, 2021, sa hiling ni Mayor Janice at Governor Roel Digamo, mismo si dating Pangulong Duterte ang nanguna sa Joint National and Regional Peace and Order Council meeting sa Dumaguete City. Isa sa highlights sa meeting ay ang nangyaring political killing sa probinsya. Pero ayon kay Mayor Janice, hindi naman tuluyang nawakasan ang mga pagpatay sa lalawigan. Nag-hold pa si PRRD ng Regional Peace and Order Council meeting sa gymnasium ng Siliman. One of the victims of the family sana, family ng victim, ang magpipresent ng PowerPoint na hinanda. But she was refused. Parang sinabi, ay hindi siya pwede. Nag-iisip din ako, bakit hindi pwede? Iniisip ko, baka ganyan ba talaga yung procedure? So parang tuloy ako ang nag-present. So because I am there again, it becomes political again. That's why parang dapat kasi talaga walang politiko doon. The president gave a stern warning na parang sinabi niya na, pag may anong nangyari ha, ako talaga parang may nag-threaten pa si President eh. Pero sa tingin ko lang ito ha, it could be that maybe there are also other people who told the President siguro na baka away politika lang yan. Isa rin anya sa mga dapat imbestigahan ang issue ng land grabbing na isa sa mga sanhi ng pagpatay sa mga biktima. Nais ng alkalde na imbestigahan ang opisina ng Department of Environment and Natural Resources at Department of Agrarian Reform. I think DENR should be looked and be investigated as well. DAR, ito yun ang mabuti. Kasi marami sa mga patayan sa Negros ang cause, yung land, yung lupa. Na dapat may say ang DENR, but they will just end up saying ipapatay ni ninyong Arnie. So I am requesting the national government to pakitignan nga nito and to be yung closely and honestly scrutinize these offices because it has been cause of so many killings in the province. I know bakit. Pupunta sa asawa ko yung mga biktima, kaya alam ko yan.
Sa press briefing sa Malacañang noong May 25, 2021, sinabi ni Noy Presidential Spokesperson Harry Roque na nabigla at nanlumo si Pangulong Rodrigo Duterte sa mga insidente ng patayan sa nasabing lalawigan. Nagparanting po ang mensahe ang ating presidente that he is appalled, quote-unquote, appalled doon sa mga patayan na nangyayari sa Negros Oriental. Ang sinabi po ng presidente is he will be completely neutral, pero gagampanan ng Estado ang kanyang obligasyon na imbestigahan, litisin at parusahan ang mga tao na umapatay sa Negros Oriental. Sinabi rin ito na inatasan na ng Pangulo ang DNR na resolbahin ang mga issue sa pag-aagawa ng lupa. Inatasan po ng presidente ang DNR na resolbahin ang mga conflicting claims to untitled land na pinagmumulan ng mga patayan. Ang sabi po ng presidente, everything else being equal, resolve these disputes in favor of the poor. Samantala, tuloy ang pagbabantay ng mga sundalo, pulis at ilang mga law enforcement agencies sa Negros Oriental hanggat hindi na ibabalik ang kapayapaan sa lalawigan. Naniniwala ang Joint Task Force Negros na hindi natatapos ang mga karasan o mga pagpatay sa lalawigan sa pagkamatay ni Governor Roel Digamo. We are not lowering our guards. We know that the threat is still there. It doesn't really end on the burial of the governor. Tuloy rin ang pagtugis sa apat pang suspects sa Pamplona massacre. Ayon sa Joint Task Force, hawak na nila ang identity ng mga ito. Naniniwala naman ng AFP na kung hindi man nakalabas ng probinsya, ay posibleng pinatay na ang ilan sa mga suspect para hindi na makapagsiwalat ng anumang impormasyon ang mga ito. Hindi inaprubahan ang 2 buwang leave of absence sa mababang kapulungan ng Kongreso ni Negros Oriental 3rd District Representative Arnulfo Teves Jr. ayon sa kanyang legal counsel na si Attorney Ferdinand Topacio. Ayon kay Topacio, denied ang nasabing leave dahil wala umanong impormasyon kung saang bansa mamamalagi ang mambabatas at wala rin definidong timeline kung hanggang kailan ito magli-leave. Nauna nang sinabi ng kampo ni Congressman Teves na natatakot itong bumalik ng Pilipinas dahil sa banta sa kanyang kaligtasan. Hindi naman kinumpirma ng abogado ni Teves kung sino ang nag-deny ng kanyang leave. Sa pahayag ni House Speaker Martin Romualdez, ang House Committee on Ethics and Privileges na ang may jurisdiction sa kaso ni Teves. Kasama na rin dito ang mga request na isusumitin ito sa Kamara. Pinagpapaliwanag naman ng House Committee on Ethics and Privileges si Teves kung bakit hindi pa rin ito bumabalik ng bansa kahit nag-expire na ang travel clearance nito noong March 9. Binigyan ito ng komite ng 5 araw para sumagot o umuwi na ng bansa. I will exert my effort with him, no, na mag-explain din with this committee, pero ang una talaga nating panawagan sa kanya is harapin niya ang mga sinasabi dito na mga parang mga allegations, kung kaya sana talagang mag-report sa dito sa House to explain with the Speaker personally. Kapag hindi pa rin umuwi ng Pilipinas si Congressman Teves, muling magpupulong ang komite para sa susunod nilang hakbang na gagawin. Muli namang nanawagan si House Speaker sa pambabatas na umuwi na ng Pilipinas dahil hindi anya maganda para sa isang miyembro ng Kamara na umalis ng bansa imbis na harapin ang mga alegasyon laban sa kanya. Nanawagan din ang ilang mga mambabatas sa Senado kabilang na si Senator Robin Hood Padilla na bumalik na ng Pilipinas sa Teves upang maipagtanggol nito ang kanyang sarili. Inaasahang magkakaroon ulit ng meeting ang Ethics Committee upang ipagpatuloy ang pagtalakay sa kaso ni Teves patungkol sa kanyang expired travel clearance. Ating pong pag-uusapan na itong sinasabi ng Department of Justice Secretary Boying Remulla. Ang kanila daw hihintayin ay yung arrest warrant pagka nag-issue na ang korte laban kay Congressman Arnie Teves. Kapag hindi anya lumabas ito, yung warrant of arrest na lang ang kanilang gagamitin para hanapin siya. Sa ngayon, ang nangyayari, pinakikiusapan lang nila na bumalik ng bansa at harapin ang maraming mga kasong nakapay na laban sa kanya sa nangyayari po sa Negros. So, marami na anyang pagkakataon at sobra na din yung kanyang bakasyon. Kaya, ang kailangan
pagka daw naglabas ng warrant of arrest, yun ang ipatupad para ho sa pag-aresto sa kanya. Pero hangad din ang ating pamahalaan na huwag nang umabot sa pag-aresto, mas maganda, voluntary lang makipag-ugnayan at sabi naman ng gobyerno, bibigyan ng proteksyon ang mambabatas sa oras ng kanyang pagbabalik kung kailan siya babalik. Yan po ang paniniwala ng Department of Justice. At na hindi na ho napigil ni Secretary Rimulya na parang indication of guilt, yan sinasabi niya. Parang guilty ang dating kapag ka daw nagtago ka. So, Justice Secretary po magsabi, parang indication of guilt doon sa mga kaso kapag hindi daw lumabas si Congressman Tevez. Galing mismo sa Justice Secretary, ang abogado ng bayan. So, kaya nga Justice Secretary. So, ayaw ko kung ano yung masasabi niya. Mm-hmm. Pangalawang ating pag-usapan, si Mayor Janice or Mrs. Digamo. Ang kanyang panawagan na ngayon sa gobyerno ay i-press na daw po. I-hold na, silipin na. Yan daw po mga bank account at mga ari-arian ni Congressman Tevez. Para daw hindi na ito magamit sa kanyang mga ginagawa kung anuman. Okay? Naniniwala kasi ang may bahay ng napatay na governor na hanggat nandyan ang mga kayamanan at nakakagalaw ang congressman, eh baka daw matagal lang pa ang paghahanap ng justisya doon sa mga pwedeng naging biktima at mahanap ng katarungan sa kasalukuyan. Ang ganito pong aksyon ay isang level na medyo mataas. Yan po ay ang gobyerno na makakagalaw. Pero hanggat walang, ako naniwala, hanggat walang court order na walang magiging malalim na basihan, mahirap gawin yun. Di pwedeng gagawin yun ng Secret Department nang walang order. Ang court lang ang merong authority na mag-utos na i-freeze or pakialaman ang mga property sa isang tao. Ngayon po kasi sa kasalukuyan, akusado pa lang, suspect pa lang, inosente pa si Congressman Tevez. Pero hindi mo naman masisi yung may bahay ni Governor na magsalita ng ganyan dahil kilalang kilala nila. Taga doon sila sa Negros eh. So tingnan natin kung itong panawagan ito at ideyang ito ni Mrs. Janice Digamo ay kung papansinin o aaksunan ng ating pamahalaan dahil sila naman po ang merong kapabilidad na gawin ito. Abangan po kung pwedeng mangyari. Okay?